Ah, wala yan. Yung mga yan, puro forma lang naman yan. Puro walang ginawa kundi mag-flex. Puro auto-tune lang naman ang alam ng mga yan. Hello mga tropa dito sa YouTube. Ako po si Glock9. Nabanggit ko sa mga post ko na mag-upload ako ng mga videos about anything na trip kong i-post. Pwedeng music video, pwedeng new song, pwedeng bagong lyric video ng bagong song na nagawa ko. Pero ngayon, magpo-post ako medyo ito yata yung matagal ko na kasing kailangan I think magbigay ng statement ko about this issue. Issue ba to? Parang hindi naman issue to eh. Ito ay tungkol sa XB, sa X Battalion, no? Ano ang tingin ko? Ano ba ang tingin ni Glock9 sa X Battalion? So hihimayin natin yan. Himayin natin yan sa episode na to. Welcome ulit sa Glock9 YouTube channel. At abangan nyo ang mga sasabihin ko tungkol sa XB! Una-una sa listahan ay si James Brando. Or Brando. Brando minsan tawag ng iba sa kanya. Minsan James Brando din. Hindi ko alam kung alin dun sa dalawang kapag ka mas close ka kung James Brando o Brando pagka close kayo. Pero yun, si Brando yan. Isang malaking lalaki na malaki yung boses na matipuno ang katawan. Tapos laging may AirPods sa tenga. Ang kanyang style ng rap ay mas straightforward. Although makikitaan mo din talaga siya ng may big din talaga na skill eh. Pagdating sa phrasing and sa construction of words, magaling talaga eh. I mean, yun, magaling talaga. Pagka first impression mo sa kanya, syempre nung nakasama namin sila sa States na tour, isipin mo, baka parang siga to or baka suplado to or tahimik or... Yeah, sobrang bait nun at parang ano yan eh. Sa grupo siya yung parang kung nanonood kayo ng mga Voltes 5 or Combattler, ganyan. Or sa mga Bioman, di ba? Or sa basta mga grupo na may mga members, laging merong parang kuya figure ang si Brando. Yan ang kanilang si Brando ang kanilang kuya eh. So yan si James Brando, super bite niya, very protective yan sa kanyang mga kaibigan. So yan ang unang member ng XB, si James Brando. Ang susunod naman ay si King Badger. Siyempre, pag sinabi mo ang King Badger, ang maiisip mo kaagad dyan yung hawk po niya, di ba? Pero ano kung nagpagupit na yata siya eh. Nung na-meet ko siya, ang impression, kasi minsan nakakasama namin sila sa ano eh, sa, I think, sa mga bazaar, nakikita ko na siya dyan. Parang katabi minsan namin ng booth, yung booth nila. So, yun. Pero nung nakasama namin yan, sa nung tour namin, siya yung parang kengkoy nila eh. Siya yung lagi din na madalas din kadikit din ni Mark, ni Boss One. So, tapos pagdating din naman sa mga kanta nila, yung mga verse niyan si King Badger, may uniqueness din na dala. Kaya nakaka-contribute talaga yan sa mga kanta nila. So yan, okay yan si King Badger kasi mahilig din yan magpatawa. Tapos lagi yan may bit na camera kasi mahilig din yan mag-vlog eh. So yan, cool yan si King Badger. Ang susunod na member ng XB ay si MC Ren. Yan, si MC Ren, pag nakita mo yan, doon sa buong grupo nila, minsan pagka na nakatambay kami or nasa holding area kami, parang ang impression ko sa kanya, siya yung pinakatahimik lagi. Pero minsan, na I think, nasan kami nun? Nasa New York yata kami nun, nakakwentuhan ko siya, tapos sabi niya sa akin, oh, na pinapanood ko yung mga videos mo dati, tapos di ba naka-retainers ka dati? Nagulat ako kasi ilan lang ang may alam na naka-retainers ako eh. So, para malaman niya na naka-retainers ako, eh medyo nanonood talaga yan si MC Ren. Super cool din yan pagdating sa rapping skills niyan. Yung latest na nilabas nila, nasira talaga yung ulo ko kasi alam mo talaga na nag-aaral at tinatry niya na ma-improve yung kanyang craft, no, pagdating sa rap, and super linis din naman ang ginawa niya. So yan, cool yan si MC Ren na hindi ko alam kung nagpagupit siya ngayon, pero nung last time nakita ko siya, naka-dreads yan eh. So yan, yan ang tropa natin na si MC Ren. Yeah! Ang susunod naman ay si paring RG. Yan si Flow G. Sobrang cool ng tao na yan kasi very distinct yung dating niya eh. No? Pagdating sa pananamit, super kulit din yan. Katawang kasama. Pero ang natatandaan ko talaga sa kanya,
yung presence niya sa stage kumpara sa kanyang edad ay hindi mo talaga mahirap pintasan, no? Pag mapanood mo yan, mapanood mo sila sa stage, kitang-kita mo yung presence ni Flo G. Ma-entertain ka talaga, no? Meron din silang mga kengkoy-kengkoy joke sa stage, eh. So, yan. Sobrang cool niyan si Flo G. Pero pagdating sa rap naman yan, wala akong masabi, eh. Sobrang galing talaga, eh. Lalo na yung isang song nila na Pauwi Na Ako. Pag pinakinggan mo yung rap niyan, hindi naman madali, no? Siguro isang bagay din na nabilive din talaga ako sa kanila. Siguro yung edad din nila, dahil mga bata sila, hindi sila masyadong, hindi mo makita yung daga sa dibdib nila. Kahit alam mo na mahirap yung pyesa na gagawin nila, i-deliver talaga nila sa'yo na parang wala lang. So, sobrang pulido ng mga lines niyan, yung kung paano nila kinonstruct. Kahit ako, nasisiraan ako ng ulo pag naririnig ko, kasi hindi talaga yun madali. So, yun. Yan si Flo G, pinaka magandang lalaki sa grupo nila at ang pinaka lapitin ng mga chicks, no? Binata naman niya, eh. So, I think okay lang yun. Pero yan, I think sooner or later tatamaan din yan si Flo G, kaya magiging stick to one na yan. Susunod naman ay si paring Daryl, si Skasta Klee. Kung iisipin ko, kung yung unang-unang time na narinig ko si Skasta Klee, I think matagal na. Kung hindi ako nagkakamali, or hindi ko alam kung tama ako, no? Nauna siyang lumabas as Skasta Klee, eh. Hindi ko alam kung huli lang ako sa update, or basta Skasta Klee na siya bago pa siya nakita sa XB. So, yung kanta niya na Dami Mong Alam, nung una parang sabi ko, ano kaya tong song na to? Parang ganyan. Minsan may mga ng hehekel or ng aasar dun sa song. Pero nung pinakinggan ko, sabi ko, hindi naman din biro yung pagkakagawa ng song. Alam mo na marunong, eh. Alam mo na hindi lang alachamba yung formula, or na parang bara-bara lang yung pagkakagawa ng song. Meron din talagang bit-bit yan si Skasta. Tingin ko, yes, siya din yung pinakamagaling kumanta sa grupo, eh. Marunong talaga kumanta yan. Bukod sa singing, and bukod sa magaling din sumayaw yan, eh. Nakikita ko sumasayaw sa yan sa video nila, eh. Misa sa performance, sumasayaw yan. Bukod dun sa mga yun, pag tinanong mo siya kung gano'n siya kahusay pag sa pagra-rap, eh, magaling din talaga. Hindi ko alam kung siguro dahil medyo mas new blood sila o new breed sila, kaya ganun ka-pulido yung mga trabaho nila. Pero sobrang cool niya si Skasta Klee, and very creative yan pag sa pag-atake niya sa mga piyesa nila. Ang huling membro ay si Boss One, si paring Mark. Si Mark ay minsan iisipin mo, pag yung impression ng tao sa kanya, isipin ng tao, uy, mayabang yata yan, or parang maporma yan, or ganyan. Pero pag nakilala mo siya talaga, super cool niyan si Mark, dahil yun, sobrang galang yan na siya pa ang mag-approach sa'yo. Ito ay base sa experience ko personally, no? Kasi nakasama namin sila, and wala talaga akong masabing hindi maganda dun sa mga yan. And isa sa nasiraan talaga ako ng ulo, bukod sa mga songs na ginawa nila, yung kanyang kaalaman pagdating sa production. I think siya yung nangunguna pagka nagre-record sila ng song, or meron silang pinoproduce na kanta. Minsan nag-record ako sa bahay nila. Meron siyang song na pinalagyan sa akin ng verse. Nasiraan talaga ako ng ulo. Dahil sa tagal ko na din nagre-record sa mga studios, nakikita ko yung process of recording ng kung sino may hawak ng gamit, eh. Very systematic, tapos very efficient pagdating sa oras. So, mabilis mag-record. Meron na silang naka-prepare na track na nandun na lahat ng EQ and effects. Tapos iti-take nila ako. Pagka-take nila sa akin, i-edit na nila after. Tsaka nila itataas yun sa track na meron ng effects and EQ. Kaya pag narinig mo yung finished product, kala mo yun na yun totoo. Pero hindi pa, siyempre, papagandahin pa nila yun. Doon pa lang, bumilib talaga ako. Kasi bihira lang ang tao na... And sa trabaho namin, bihira lang ang ganun ka meticuloso, tedious pagdating sa mga bagay na yan. And, sabi ko nga sa kanya, natutuwa ako dahil minamagnify talaga niya ng malaki yung wow para lang makita kung saan dapat puputulin.
doon na-appreciate ko 'yan. Sobrang cool niyan si Mark. So 'yan. 'Yan ang aking impression individually, pero as a group ano talaga eh, sobrang tight nila as a group eh. Pag napanood mo sila sa kanilang set, kasi sa span ng time na ginagawa na nila to, I think sobrang cool na pag pinanood mo sila, meron talaga silang format ng set nila eh. Meron silang intro, gitna at climax ng kanilang set. Yan ay para sa akin, sa isang tao na medyo matagal ko na rin ginagawa to, medyo matagal para maka-create ka ng ganung set and maging gamay ka sa ganung set. At para sa kanilang mga edad at sa time na tinagal nila sa trabaho na to, na hindi rin naman ganun pakatagal at meron silang ganung ka-pulido na set, ay nasira talaga yung ulo. And nakakabilib din naman talaga. Siyempre, ang mga ito ay sinasabi ko based on my experience and pero syempre alam naman natin na may mga kanya-kanyang personal lives yan and pagdating sa kanilang mga personal na buhay, katulad ko eh syempre labas tayo dyan. Kung meron man silang personal issues with other people o kung sino man, yan ay personal na nilang concern, no? Sa totoo lang, kung meron man po akong gustong ibigay o ihatid na mensahe, ay sana matuto tayong magbigay kahit konti lang na respeto sa personal issues ng bawat isa. And naniniwala ako na hindi rin naman siguro tama na basta na lang tayo magsasabi na wala yan. Yung mga yan, puro forma lang naman yan, puro walang ginawa kundi mag-flex o puro auto-tune lang naman ang alam ng mga yan. So, yun, siguro hindi rin naman masama na magpakita tayo ng konting respeto sa ibang tao. And kung makakapagbigay tayo ng ganun, kahit konti lang, no? Kahit konti lang. Siguro, I think maganda rin naman yung pakiramdam na mararamdaman natin. So, yan. Maraming salamat sa panonood. Ako nga pala si Glock9. Ito ang aking Glock9 YouTube channel. Kung nagustuhan nyo itong video na to, mag-like kayo. At syempre, mag-subscribe. Kita-kits!